malapit na tayo. Finally, malapit na tayo sa gate. So, hindi naman kalayuan yung kanto niyan. Doon sa pinaka kalsada, sa pinaka highway. So, ayan, hindi tayo inallowed na mag-video papasok, bawal. So, dyan ka lang pwede mag-video sa mismong property mo. So, ayan yung nakuha nating bahay. Ayan, so, matagal-tagal pa naman yan bago matapos bayaran. Pero, at least, hindi ka na mangungupahan. Ayan, kasi sariling bahay mo na yung binabayaran mo. So, I can imagine na finally, ayan na, nagbungay na yung ating pinagpaguran, pinagpuyatan, pinagtrabahuan. Ayan, ayan, ayan yung finishing ng bahay. So, nakuha ko yung bahay na yan is no, as in nung pagka-alis ko ng Pilipinas. Siguro mga ilang buwan pa lang ako dito nun sa ano, sa Hong Kong. Nung kinuha ko yung bahay na yan. And siguro may 2 years din ata ako naghintay bago na turn over yung bahay na yan sa amin. So ayun, sana ma-enjoy nyo yung video natin. Ayan yung pinaka existing na lupa mula dyan sa lababo hanggang dun sa may dulo. Ayan. So may naisip na rin ako maging plano dyan kung paano gagawin. Yun, sana maging worth it lahat and kaya ng budget na tapusin yung bahay. So ngayon, ayan, hindi siya pantay yung lupa eh, kasi parang yung pinaka dun sa may gilid para medyo mataas ang ano ng lupa. Pero okay na rin kasi hindi naman bahain yung lugar. So ayan, makikita nyo yung pinaka space ng bahay. Maliit lang naman yung bahay, bungalow style lang yan. Wala naman tayong pambili ng up and down. So mas mabuti na rin yan kasi para pagtanda mo eh, hindi ka naakit sa taas para lang, di ba, may kwarto. So, ayan. Ayan naman yung pinakalabas. Pag ano to, mga bandang hapon na to, siguro mga bandang alas 5, alas 4. Ayan, yung kaninang video na pinakita ko, yun umaga naman yun. Ito yung bandang hapon. Ayan. Ayan, ang aking mga marites, char, yung aking mama. Ayan, binisita nila yung bahay, yun, anak ko yun. Ayan, yung tita ko, yung mama ko, yung kapatid ko yung nagbibidyo. Ayan, ano ba ginagawa nila, ha? Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Basta, parang kinikilatis pa tawag nyo yun, kinikilatis. Ayan, paghapon, ayan, hindi naman masyado mainit sa likod. Ito yung dinrowing ko ngayong umaga dun sa magiging ayos ng bahay. Kasi hindi ko ma-imagine yung space nung ano eh, nung dito sa likod tsaka sa gilid. Kaya nag-drawing na lang ako. Ito yung pinaka-gate. Tapos dito yung katamtamang taas lang ng bakod. Tapos bakal. Tapos dito yung mga bulaklak, ilalans. Ako nang bahala mag-landscape nito. Ako na lang magpapaganda niya pag naka-uwi na ako. Tapos, para kasi yung gusto ko, kita rin yung pinakagitna ng bahay eh. Kita rin yung itsura ng bahay. Tsaka para may hangin na papasok. Tapos dito, inaano ko na dito ang tindahan. Corner by corner lang. Yung corner sa harap, tapos corner sa sa likod. Di ba? Kasi para siyang box, di ba, na nakaganyan. Tapos dito, yung lahat ng space nun sa likod, iniisip ko dito, yung magiging sampayan, gagawa ng parang, pero magkakaduktong yan, pero dito, ang iniisip ko, para may sampayan, hindi na ako magsasampay dito sa harap. Tapos dito, di ba, dito dati yung lababo, kasi pagpasok mo, di ba, ito CR, pagpasok mo, pinto, bintana agad ni Krisha, di ba? Ngayon, yung bintana dito, tatanggalin mo na yung bakal nun, kasi hindi na kailangan ng bakal dito kung tatakpan na natin yung likod. Magagamit pa natin yung bakal nun pag nagpaayos tayo dito sa ano. Tapos, dito, yung dating lababo na nandito, iniisip ko dito na lang siya sa gilid. Tapos, itong kung saan ako magluluto, gusto ko sana dun siya nakaharap sa may
kalsada para makapaglagay ng kahit maliit na bintana. Kasi pangit kung walang masyadong bintana dito, masyadong kulub yung area. Kailangan may maliit na bintana. Kahit maglalagay pa ng exhaust dito, na exhaust fan, kailangan pa rin merong open area dito na ano, singawan. Tapos dito parang magiging ano to, may pinto rin dito na maliit para pang nagsasampay ka ng damit. Sampay, maglalaba, ganun. Tapos dito, pagpasok mo ng pinto, parang magiging table is nasa gitna. Diba? Yun ah, yun ang naiisip ko dito sa bahay. Eh, kayo na lang bahalang mag-ano. Basta ito, pinakita ko lang sa inyo. In-explain ko yung magiging ito. Ito, itong magiging division na to, wala na muna to ngayon. Hindi pa yan madidivisionan. Open area lang to lahat. Open area. Kasi papaayos ko to, division na yan, kapag naka-uwi na ako. Ako na mag-aayos na, ako na magpapagawa niyan. Importante ko yung magiging bakod nito, yung magiging sarado para secured na lahat yung area. Makain natin yung space na meron ako. Yun.